Naisipan nga namin ni Dada na magpalit yun ng isa dahil pandagdag pambili ng pagkain ng mga baboy. Ang plano namin ay yung kalahati ay ibibenta at yung kalahati naman ay uulamin namin. Para na rin makatipid at hindi na kami bibili ng ulam. Ang isang kilo nga daw ng lechon ay nasa 500 na. Nasa 1,000 nga ang bayad kapag magpalit yun. Hindi ko na nga na-videohan ang pagluto dahil malayo nga ang lugar nila kuya. At pagkatapos nga ay dineliver na nga dito sa bahay. Hindi na nga kami nakatiis ni bunso ay kumurot nga kami ng balat dito sa bandang may ulo. Dahil bibihira nga lang din makakain kami ng lechon. Kahit na sabihing marami kaming alagang baboy. Minsan kasi ang pagbenta ni Dada ay ginagawa niyang fattening. Para nga daw naiipon ng pera. Eto na nga at hinahanda na nga ni Dada, kinikilo na nga niya yung mga nag-order sa kanya. Para nga mamaya ay nakahanda na at i-deliver na lang. Eto na nga yung mga nasa plastic ay yung mga nag-order. At pagkatapos ma-deliver ni Dada ang mga lechon ay inasikaso naman niya yung natira na uulamin namin. Dito na nga kami sa dirty kitchen naghiwa-hiwa si Dada. Gagawin niya nga itong lechon paksiw para matagal-tagal naming ulam. Lalo na ang mga bata ay nagbabaon sa school. Makakatipid nga muna kami at hindi nga muna kami bibili ng ibang ulam. Dito nga si Dada magluluto sa pinakaabuhan namin. Eto nga yung gagamitin niya ng malaki-laking kawali. Hindi nga nakabili si Dada ng Mang Tomas kaya titimplahan niya nga muna ito. Tinimplan niya nga muna ito ng sibuyas, bawang, toyo, paminta at suka. At mamaya na nga lang daw niya lalagyan ng Mang Tomas kapag nakabili na siya. At nung mainit na nga ang kawali ay nilagay na nga ni Dada. Pakukuluan nga lang yan at lalagyan ng tubig mamaya. At habang ang nakasalang ito ay hinahalo-halo ko muna. At si Dada naman ay inaasikaso ang bituka ng baboy na gagawin niyang dinuguan. Pinakuluan niya nga yan ng mabuti para mawala ang amoy. Masarap nga daw yan gawing dinuguan at mauulam. At ito namang nakasalang ay hinahalo-halo ko muna. Sabi ni Dada ay halu-haluin ko muna daw. At maya-maya ay lalagyan ko daw ng tubig. Siyempre, sumusunod lang tayo sa marunong magluto, si Chef Dada. Akala mo naman daw piyesta at napakaraming niluluto. Medyo matagal-tagal nga namin tong ulam, lalo na ngayon at nauubusan kami ng budget. Dahil magastos talaga ang bumili ng ulam. Lalo na at meron kaming tatlong estudyante. Dahil dito nga sa amin ay maghapon ang klase at nagbabaon nga sila ng kanin. Alas 8 nga ng umaga ang pasok nila at umuwi nga sila ng alas 5 ng hapon. Anyway, tinimplan na nga ito ni Dada ang gagawin niyang dinuguan. Nilagyan niya na nga ito ng asin, paminta, suka at dahon ng laurel. Maya-maya nga ay pwede nang hanguin ang lechon na nakasalang. Pinapakuluan muna ng mabuti para hindi masira agad. At maya-maya nga kapag lumamig naman ay ilalagay na lang namin siya sa ref. Bubuksan nga muna namin ang ref para matagal-tagal naman hindi masira ang ulam. Binubuksan nga lang namin ang ref kapag kinakailangan lang talaga. At eto, naganda na nga si Dada ng mga panakot para sa dinuguan. At maya-maya pa nga ay okay na nga itong isinalang namin. At pagkatapos ay lulutuin na nga niya yung gagawin niyang dinuguan. Nag-isa na nga siya dito ng sibuyas, bawang, luya. Nilagyan niya na nga rin ng siling berde at asukal. At maya-maya nga ay luto na nga rin ito. Alalamigin nga muna namin ito at ang iba naman na ilalagay sa ref.